rains on the bad and on the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you have loved those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng ituwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Ito ay lalong magiging mali at walang katapusang pagkakamali. Meron tayong joke o biro sa ating mga Pilipino na kapag ikaw ay binato ng bato, batuhin mo ng tinapay, pero kasama ang garapon. Ang katwiran, hindi tayo dapat palamang. Bakit ka palalapang? Gantihan mo para patas ang laban. Pero sabi ko nga, hindi pwedeng ituwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali dahil ito ay lalong magiging mali. Isa sa mga text messages na natanggap ko na hindi ko napigilan mapatawa ay ito. Ganito ang sinabi. Of all my friends, ikaw ang pinaka-kakaiba. One of a kind. Talagang unique class by yourself. Kasi lahat ng kaibigan ko ay normal. Kung susundin natin ang turo sa Ebanghelyo na ating narinig, hindi tayo normal. Kung tutuusin, lugi, tanga, baliw. Kaya, hindi nakakapagtaka kung kakaunti ang sumusunod kay Kristo sa kanyang mga aral. Kaya, kakaunti rin ang kanyang mga kaibigan. Dahil kinakailangang sumunod sa aral na itinuturo niya na alam natin na mahirap gawin. Kung sasabihin sa inyo ng iba na mahalin mo ang iyong kaaway, ipagdasal mo ang tumutuligsa sa iyo, siguro sasabihin mo, tama bang narinig ko? Kung tama, sira ang ulo niya. Masasabi natin, paano mo mamahalin ang pumatay sa iyong kapatid, ang gumahasa sa anak mo, ang lumustay ng pera at yung kabuhayan dahil sa bisyo, o ang kapitbahay mo na pasaway, nakabibinging tugtugan at kantahan hanggang sa alas dos ng madaling araw? Paano ipagdadasal ang taong naninira sa iyo? Gumagawa ng chismis na hindi totoo. Pero ito talaga ang itinuturo ni Kristo na gawin natin sa ating kapwa. Lahat ng ito mahirap gawin at isabuhay. Pero nung sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kaaway at mahalin ang iyong kapwa-tao, practically, yung kapwa-tao mo at yung kaaway mo ay iisa. Kaya, kinakailangan ng grasya at tulong ng Panginoon para masunod natin ang kanyang hinihiling at gustong gawin sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay, sabi ko nga, ay hindi madaling gawin. Ang gumante or to get even o para magpatas
ay kalimitang sagot o kultura sa buong mundo ng mga tao. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero sabi nga ng charismatic leader na si Mahatma Gandhi, if we live by an eye to an eye kind of justice, marahil ang lahat ng tao sa mundo ay bulag ngayon. Walang mananalo sa gantihan kung ito ang ating gagawin. It doesn't mean we will condone the crime or evil. Ang halimbawa ay si John Paul II na nagbigay sa atin ng kaliwanagan ng sagot. Matapos mapagaling sa sugat na nilikha ng pagkakabaril ng isang Turkish assassin, binisita niya sa kulungan at pinarating niya na ang kanyang pagpatawad ay ginagawa niya sa gumawa ng krimen sa kanya. Pero kahit na siya pinatawad, nananatili siyang nakakulong para pagbayaran ang kanyang krimen na ginawa. So, posible na magpatawad at magbahanang kaaway, pero magdurusahan pa rin niya ang ginawa niyang kasalanan. Sa ebanghelyo natin ngayon, sa palagay ko, tatlong bagay tungkol sa pagpapatawad ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Una, forgiveness is a must. Kinakailangan. Hindi tayo binigyan ng choice o pagpipili na pwede kang magpatawad o hindi ka pwedeng magpatawad. Kinakailangan kang magpatawad dahil ang Diyos ay Diyos ng pagpapatawad, at bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan nating magpatawad, gustuhin man natin o hindi. Pangalawang itinuturo sa ating ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon ay ang pagpapatawad ay walang katapusan. Hindi nagbibilang. Maraming pagkakataon na naengkwentro ko ang mga tao na sasay, Father, ilang beses ko na yung pinatawad pero sa ngayon hindi na. Sobra-sobra na ang pagpapatawad ko. Kaya hindi ko na siya mapapatawad. Sabi nga ng Panginoon, kung paano natin tinatrato ang ating kapwa, ganun din itatrato tayo, lalo-lalo na kung may kinalaman sa pagpapatawad ng ating kapwa. Sa Old Testament, you can only forgive 3 times. 3 beses. Pero si San Pedro, gusto magpa-impress sa Panginoon at ang sabi niya, 7 times. Pero sabi ng Panginoon, short ka pa rin. You have to forgive 70 times. Ibig sabihin, walang katapusan. Hindi nagbibilang at kinakailangang magpatawad sa kapwa na nakagawa ng kasalanan. Pangatlo, ang tunay na pagpapatawad ay buong-buo o total. Hindi pwedeng at hindi na kinakailangang halungkapin pa yung mga kasalanan na nagawa matapos patawarin. Sabi nga, forgive and forget. Kasi madaling magpatawad, pero yung makalimutan yung ginawa ng isang tao, doon tayo nahihirapan. Pero yung tunay na pagpapatawad na gagawin natin, kinakailangan nating kalimutan upang magsimula ng bagong buhay. Sa aking karanasan, this is a very common experience, lalo-lalo na doon sa mga husband and wife, no? Yung may friendships o yung may mga tao na may karelasyon. Kasi sinasabi na ang mga babae daw, yung asawang babae,
hindi lang hysterical, kundi historical. No? Uungkatin at muling uulitin yung mga nagawang kasalanan ng kanilang asawa. Pero kung tunay na pagpapatawad, kalilimutan na. Naalala ko tuloy yung tinanong ko yung aking kaibigang babae na nagpatawad sa kasalanan ng kanyang asawang lalaki. At sabi ko, akala ko ba pinatawad mo na yung asawa mo, bakit ulit-ulit mo pang inuungkat yung kanyang nagawang kasalanan noong nakaraan? Sabi niya, oh father, pinatawad ko na siya, pero kaya ko inuulit para maalala niya na pinatawad ko na siya. Ang punto, pag nagpatawad, kalilimutan upang magsimula ng bagong buhay. Sabi nga, ang Kristyanismo ay hindi madali. Christianity is not an easy religion. It wasn't meant to be. Pero, kung mahal natin ang Panginoon, handa tayo dapat magsakripisyo. Dahil ang pagmamahal, kaakibat lagi ang sakripisyo. It entails sacrifice. Kung may magsasabi sa inyo na mahal kita, pero hindi handa na magsakripisyo para sa inyo, peke at hindi tunay ang pagmamahal. Dahil kung may sakripisyo, may pagmamahal. At kung may pagmamahal, andon ang Diyos. Amen. Amen. Let us recite a creed. Holiness in our daily lives. Let us ask the Lord for the courage to live up to the challenge of the gospel as we say, hear the prayer of your people, Lord. Hear the prayer of your people, Lord.